Hi guys, welcome to my mini vlog. And for today's video, may mga lalakarin tayong mga importanteng bagay. Kaya naman tara at samahan nyo kami. Let's go! Hello mga sis! Ayan nga, and for today's video, lalayas na naman ang auntie mo. For the rampa na naman ang first song. Ayan nga, nakabihis na nga kami ng aking mga Jonakis. At for the hintay na nga kami kay Mr. At habang hinintay nga namin siya, ayan, for the vlog naman si Bunso. Vlogger yarn. At heto na nga, sa wakas nga ay natapos na nga din si Mr. sa pag gagayak niya. Kaya naman, ayan, for the alis na nga kami. Minsan napapaisip nga ako kung sino ba sa aming dalawa ni Mr. yung babae. Kasi, ang pagkakaalam ko, ako yung babae, pero parang mas mabilis pa yata ako sa kanya kumilos. Sobrang tagal niya kumilos. Lalo na pag nasa CR siya, naku, abutin ka ng isang oras dyan. Tapos, pag magbibi siya, isang oras na naman ang tatagal niya. Kaya naman, inaabot siya ng 2 oras sa paggagayak lang niya. Kaya naman, minsan, pag may lakad kami, kunwari ang usapan is 7 a.m. Naku, makakaalis kami ng bahay 8 or 9 a.m. O, diba? Kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan. Ganyan ba yung mga mister nyo? Nagkabaliktad nga kami ni mister, imbes na ako yung mas matagal. Sabi nga nila, pag nanay ka na, hindi ka na makakatagal sa CR. Lalo na pag may mga bata kang maliliit. Dahil lagi ka nalang nagmamadali. Konting hilog lang, konting buhos lang, tapos ka na. Charis! Mabalik nga tayo dito. Ayan nga, nakatapos na nga kami dun sa una naming pinuntahan. Kaya naman, punta na tayo sa next nating destination. Destination Char. At ito na nga guys, nandito na nga kami at for the hintay na nga kami ng aming masasakyan. At ayan, napakaswerte naman namin dahil nga walang dumadaan. Sa wakas nga, ayan, nakasakay na nga rin kami at for the silip nga dito si Bunso sa may bintana. Kaya nga gustong-gusto niya umuupo dito sa may gilid dahil nga palagi siyang tumitingin sa daan. Tuwang-tuwa na naman nga ang mga person dahil nga nakalabas na naman ang kanilang mga lungga. For the gala na naman talaga. Sa bagay, madalang nga lang naman tayo makagala dahil hindi naman lagi nakakapag-day off si Mr. Kahit paminsan-minsan lang, piliin naman natin maging masaya at maglibang. Lalo na kapag stress at pagod sa work, kailangan din ng pahinga at mag-enjoy. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga ito pasyal. May lalakaran lang talaga kaming importante. Kaya naman, ayan, parang sinabay nga lang namin yung pamamasyal. At least kahit papano, naipasyal din namin yung mga bata. At dahil nga malapit na naman yung pasukan, hindi na sila makakapasyal. Dahil nga maaga yung pasok nila. Hindi na nga tayo makakapagpuyat niyan kapag may pasok na naman dahil nga maaga tayong magigising para mag-asikaso ng ating mga estudyante. Magiging busy na naman tayo nito pag may pasok na naman dahil nga for the hatid sundo na naman tayo ng ating mga estudyante. Ewan ko na lang kung may magagawa pa ako sa bahay pag naghatid sundo na tayo. Panigurado ay mapapagod na naman tayo sa paghatid sundo nito dahil nga hindi sila pareho ng oras ng paglabas ni Kuya at si Bunso. Si Bunso half day lang siya at si Kuya naman halos whole day na siya. Siguro aabutin siya ng mga 3 p.m. dahil nga grade 1 na siya. At ayan nga guys, mabalik nga tayo dito. Ayan, nakarating na nga kami dito sa aming pupuntahan. At ayan nga, fast forward na nga tayo, natapos na nga namin yung aming mga inasikaso. At habang maaga-aga pa nga, naisipan na nga namin pumunta dito. Dahil nga magpapasokan na, titingin na nga tayo ng mga gamit pang school ng ating mga estudyante.
Nakakalibang nga rin talaga pumunta sa ganitong mga bilihan. Maraming mga mapagpipilian, maraming magaganda, maraming mura. Ang problema nga lang, wala tayong pambili. Cherries! Kung nagtitipid ka nga or nakabudget lang yung mga pera mo na pambili ng mga school supplies, pwedeng-pwedeng nga bumili dito dahil nga maraming mura. At marami ka pang mapagpipilian. At ito na nga lahat ng mga school supplies na napamili namin para sa aming mga estudyante. Hindi ko na nga rin na-videohan dahil nga sobrang daming tao, kaya naman hindi na ako nag-video. Inabot na nga kami ng pagsasara ng mall ng mga oras na yan. At buti na nga lang ay nabili na nga namin lahat ng kailangan namin. At pagdating naman nga namin sa bus station, sobrang haba nga ng pila. Kaya naman inabot nga kami ng 8 PM bago nakasakay. Buti na nga lang ay hindi kami inabot ng malakas na ulan dahil nga umaambon-ambon na nung nandun kami sa bus station. At ayan guys, hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Thank you for watching. Bye guys!